더 유사한 디보션 우리 나방이노 리바 아들 남인 사여 인기나 남이나 박사모 양바연도 이바고 예수 나사레노 Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan at ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana ay kanilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli.
magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ngayon. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na inilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo na sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako sa ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiyaman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawagan ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw,
gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa ang makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa ating ebanghelyo, pinuri ng Panginoon, no, sa talinhagang binigay ni Jesus, ang kahusayan ng alipin. At maganda rin para sa atin, no, bilang Kristiyano, na sa ating pagsunod kay Jesus ay magpakita din ng ating kahusayan sa ating ginagawa. Kung ano man larangan tayo bilang, o ano man ang gawain natin, tayo ay tinatawag ng Diyos na maging mahusay sa kahit anumang gampanin natin sa buhay. At yung kahusayan, hindi naman ho yan biglang mahuhulog eh. It is a constant effort to do well, a constant effort to do the best that you can in everything. Constant effort. Laging handang gawin, laging handang ibigay ang sarili. At para sa atin, no, bilang Kristiyano, kung sinusundan natin si Jesus, binibigay din natin yung best natin, di ba? Binibigay natin ang makakaya natin, ang lahat, ang pinakamahusay na paglilingkod. Kaya kung ano man ang gawain natin, sana maging mahusay tayo roon. Sabihin, bakit kaya ang husay-husay niyang magluto? Kasi deboto yan. Binibigay niya yung best niya. Bakit kaya ang bait-bait niyang nanay? Deboto yan. Binibigay niya ang best niya. Bakit kaya ang galing-galing niya ang magturo? Kasi yung teacher na yan, deboto yan. Binibigay niya yung best niya. At kung binibigay natin yung best natin sa araw-araw nating gawain, hindi man natin napapansin, pero ang bawat ginagawa natin at paglilingkod natin ay nagbibigay papuri din sa Diyos. Di ba? The little thing that we are doing every day, if we do it with the best capacity that we are already giving glory to God. Iniisip kasi kagad natin, ay, panagsimba lang ako, I give glory to God. Nabibigay papuri ako sa Diyos kasi nandito ako sa simbahan, nasakya po ako, Biyernes. Pero paglabas, papatay-patay naman, pagdating sa trabaho, imbis na magtrabaho, nakatingin sa cellphone, pagdating sa bahay, imbis na matumulong sa bahay, nakatingin sa TV o kaya nakayuko sa cellphone, hindi tumutulong, ay paano magibigay papuri sa Diyos yan? Diba? Kung ikaw ay teacher, tas deboto ka, pagpunta mo naman ng school, ayaw mo naman magturo. Bahala na. Hindi mo paghahandaan yung ituturo mo.
Kung deboto tayo ni Jesus Nazareno, binibigay natin yung best natin araw-araw, lagi-lagi. Dahil kahit ano man ang ginagawa natin, paraan ng paglilingkod natin yun eh. Paraan ng paglilingkod sa Diyos ang iyong pagtatrabaho. Paraan ng paglilingkod sa Diyos ang iyong pagtuturo. Ang buhay may pamilya, paraan ng paglilingkod sa Diyos yan. Eh, di ba? Bilang mag-asawa, paano ba maging best na asawa? Maging tapat at mapagmahal sa iyong asawa. Doon ka nagiging the best husband or wife in the world. If you are doing well where God is calling you. At kung ganun yung gagawin natin, nagbibigay papuri tayo sa Diyos. Dahil Siya ang pinaglilingkuran natin. Siya ang pinag-aalaya natin ng lahat. Kaya nga, di ba, madalas natin sabihin, to God be the glory. Di ba? Naglinis ka ng bahay. At sabi, wow, linis-linis ng bahay. Sagot mo, to God be the glory. Dahil sa paglilingkod natin, pagbibigay natin ng sarili, nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos na nagmamahal din sa atin. Kaya ito ho ang tawag at panawagan sa atin ng Diyos sa atin bilang mga deboto. Kung gusto nating lumago sa ating debosyon at pagmamahal kay Jesus Nazareno, be the best where you are right now. Be the best where you are right now. And in doing your best, you give glory to the God who gave you your talent. Pag ginibigay natin yung best natin, yung pinakamahusay natin, nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos na nagbigay ng talento sa atin. Kaya ito po ang hamon at paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. At nawa mula sa ating debosyon at pagmamahal, tayo ay mapanibago sa ating pamumuhay na ibigay ang pinakamahusay na paglilingkod kahit saan man tayo naroon. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan
ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen Ina ng Hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatido, pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hatiin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin nito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Nazareno. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at sa loob ng buwang ng Nobyembre. Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195-959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slot only. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, bigya. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay, buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kaming nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagdawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan, nang poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.